Okay, mega mega love siya sa iyo, guys, no. Ito ba yung nangyayari sa Sinulog Festival sa Dinagyang sa Kalibuak at Ati-atihan Sinulog de Kabangkalan? Parang gustong-gusto ko pa ditong may maikikwento din sa inyo. Kinakalaban ko po yung minsan nahahaluan po ng commercialismo tong kapista ni Señor Santo Niño na puno-puno ng kalokohan. Ilang taon ko na itong kinakalaban yan. Ilang beses ko na itong kinakalaban yan. Na dapat po ay matutupad na yung laban dyan. Kasi ito ay isang uri ng modernismo. Uri ng pagano. Uulitin ko. Ha? Uulitin ko ng 5 beses. Uulitin ko ng 10 beses o 3 beses. Na sana po na hindi na ito masisira yung laptop ko dahil kasi lagi ako nasa labas. O napahapyo lang. At sana po maging maayos na po itong lagay ng panahon na walang balda-balda. Hopefully, hindi masisira to kasi marami pa tayong project na ibibigay ko sa inyo, i-content. Kahit sabihin, maliit ang views ko. Kahit sabihin natin, walang manunod sa akin. Ang importante, nilabas kong talento bilang isang vlogger. Hindi kato ng iba pang mga vlogger ay nagpapakalat ng fake news. Diba? O nag-evento ng kwento, diba? Dito sa channel ito, munting channel to. Yes. Parang munting bahay kubo lang to. Ngayon nagsasabi ako tungkol sa panampalataya. Brad, ito isang katesismo lang. Ang kapista ni Señor Santo Niño unang-una misa. Traditional misa. Dapat ibalik natin 'yun. Kahit imposible, gagawin natin 'yan. Dasal para ni Señor Santo Niño. Yung festival ni Santo Niño. Importante po yung festival na walang halong commercial. Kasi yung festival 'yan, ha, nakakaangkop din sa nangyayari nung panahon. Kung paano nila tinanggap si Santo Niño sa iba't ibang panig ng probinsya. Example kung Sinulog, bakit kailangan nyo pang gawing komersyal ng Sinulog? May origin ang Sinulog yan. So ano big sabihin? Sumayaw ka dahil nagpasalamat ka kay Santo Niño. Sumayaw ka dahil nagpasalamat ka dahil magaling ka na sa sakit po. Sumayaw tayo dahil meron tayong 2 kandila para ni Santo Niño. Yun ang dapat. Yun ang dapat na malaman nyo para kay Santo Niño, yung kapistahan na yan. Yung kapistahan na yan ay para sa Katoliko. Kaya tama naman siguro kung sa labas ng Basilica Minor del Santo Niño. Yes. Sa labas lang, ha, huwag sa loob, ay nagsisinulog. Totoo po yun. Yan ang original na sinulog. Totoo po yun. Yes. Ito ay alin ng Santo Niño. Totoo po yun. Yan ang tunay na piyesta. Hindi yung piyesta na may halong kabastusan. Ha? Bastos na nga eh. Binastos yung pa si Santo Niño. Hindi ba kayo natatakot yun? Ha? Eh please. Kasi napupuro din po ako. Pwede ako magula doon. Bakit yung ginawang kabastusan niya kay Santo Niño na maghuhubad kayo sa aktibidalis niyo? Mabanggit kayo ng pangalan, wala sa lugar. O anong tatawagin ko sa inyo?
itipagano, diba? Diba? Tama ba ako? Oh. Especially kuso sa dinagyang. Ganon din. Same situation. Ha? Ati-atihan. Same situation. Pagdating sa mga festival, dapat nakabase kayo sa history. Hindi yung ginagatungan ng komersyalismo. Ginagatungan ng mga liberalista. Mali po yun. Alam mo, okay na sana yung dati, yung para ng pandemic, kaso lang, naiiba. Naiiba, parang nakakasakit din pag walang prosesyon, nakakasakit ng walang ganyan festival na religious talaga. Pero minsan, naging tama na rin kasi walang commercial lumalabas. Minsan masasasabi yung blessing in disguise. Pero yun na nga eh, nasusubrahan na po, pangit na. So yung nangyari last year at yung mga nakaraan pang taon, ano to? Blessing in disguise pero nasusubra na. Pero yung ngayon na medyo umuoki-oki na daw, bumabalik yung sinabi nating tradisyon na fiesta talaga, na mayroong prosesyon, na mayroong light pluvial o ano pa mang activities. Pero yung mga demonyo aktibidades, sumasakay na naman. Oh. So panahon na para lumaban. Panahon na para sila pahirapan. Yun. Ganun lang yung mga kaibigan. At ito pa yung sinasabi ko. Ha? Ang totoong damit ni Santo Niño ay pula. Ito yung pula yun talaga. At ito yung approve sa Simbahang Katoliko. Okay? Hindi yung mga si Santo Niño na yung green. Hindi yun. Santo Niño yung palaboy. Mali yun. Santo Niño nakadaster, mali yun. Dapat corona, globe, at may baton, at saka para yung hari. Okay? Yun ang Santo Niño yung tunay. Kaya sa darating ng kapista ni Santo Niño, at sa mga napipista na para kay Santo Niño, gamitin nyo yung imahe na yan, yung may corona, at saka yung aprobado sa simbahan. So again, sasabihin ko sa iyo, Pete Senior.